Magandang araw sa ating lahat. Ito, may ginawa tayo, isang wall fan. Standard yung kanyang tatak. Bale, ang problema nito, hindi raw umiikot yung LEC. Tinesting natin kanina na i-plug in natin sa power source, walang ugong, wala man lang vibration. So ngayon, ang gagawin natin ay susukatin natin ang resistance ng electric fan na ito sa pamamagitan ng paggamit ng digital multimeter. Ito po yung digital multimeter na gagamitin. Nakaset po yan sa 2K. Ilagay lang natin dito sa ibabaw ng wall fan para makita ninyo kung meron tayong resistance na masukat mula dito sa plug. Sa pagtest ng resistance ng electric fan, ilagay lang ang dalawang test rod ng digital multimeter doon sa dalawang terminals ng plug. Tapos pihitin ang control switch, ayun. OL yung ating nakita na display sa digital multimeter. Ibig sabihin, merong itong naputol sa linya na daluyan ng kuryente. Bale, bubuksan natin ito, pero ikutin natin yung LEC, ayan. Malambot pa naman yung ikot. So, ibig sabihin, wala itong problema sa bushing. Tapos, tingnan natin kung sira ba ang thermal fuse nito o di kaya sa wire. So, tatanggalin natin itong cover gamit tayo ng screwdriver. Hindi ko na ipinakita para di magtagal ang video. Bale, yan, nabuksan ko na yung wall fan. Makikita natin nung binuksan natin yan, sira na yung gearbox. I-check din natin itong capacitor. Tapos, i-check natin ang thermal fuse. At para natin matesting yung thermal fuse, kailangan natin i-disassemble itong fan motor. Dito ay nabuksan na natin ang fan motor. Tinuturo ko dito yung terminals ng thermal fuse. Ayan. Close up natin. Bali, yan po ay thermal fuse. Tapos ito po yung kanyang dalawang terminals. Gagawin natin dyan ay sukatin natin kung meron pa bang continuity ang thermal fuse na iyan. Okay, kuha lang tayo ng tester. Ito po yung digital multimeter. Ayan. Tapos, ilalagay natin ang dalawang test rod, yung red at saka black na test rod, doon sa terminals na para sa fuse. Ayan, ilalagay ko doon sa terminals na para sa fuse. Merong tayong nabasa na OL. Ibig sabihin, sira yung thermal fuse dahil wala siyang continuity. Kasi pag mayroong yang continuity, yan po ay magbabuzzer. Since wala namang nagbuzzer, so ibig sabihin, ang thermal fuse ay sira. Ayan, i-focus ko lang dito. Yang dalawang terminals na yan, yang may kulay green at saka black na wire, yan po ang para sa thermal fuse. So, ang gagawin natin, hindi natin tatanggalin yung thermal fuse na yan. Bagkos tayo po ay magkukoneksyon dyan. Yan po ay nalagyan na po natin ng connection. Yung kulay green at saka black, yan po ay ating pinagdugtong. Ngayon, kailangan natin sukatin ang resistance mula sa plug ng electric fan. Ilalagay natin yung test rod ng digital multimeter doon sa dalawang terminals ng plug. Tapos, pihitin natin ang control switch. Ayan, meron tayong nabasa na resistance. At yung resistance value na iyan, yan po ay para sa speed number 3. Pihitin pa natin ito. Speed number 2. Pihit pa tayo. Ayan. Speed number 1. So, ibig sabihin, okay ang motor winding nito o yung stator coil ng fan motor. Yan ay nangangahulugan na ang sira dito sa part na ito ay ang thermal fuse. Dito, sukatin natin ang capacitance ng capacitor. Bali, yung value ng capacitor ay 1.7 microfarads. Tayo po ay nakaset sa capacitance meter function.
Ayan, meron tayong nabasa na 1.5 microfarads. Yan ay mababa kaysa sa 1.7 microfarads. Ibig sabihin, magpapalit tayo ng capacitor. So, itong gearbox ay nabasag. So, kailangan din natin magpalit ng gearbox na bago. Hindi na natin i-re-repair yan. Kasi baka ma-back job pa. So, palit na lang tayo dito ng bagong gearbox. Ngayon, balik naman tayo dito sa may fan motor. Pansin natin itong shafting rod. Marumi na. So, kailangan natin linisin yan gamit tayo ng liha. Magkabilaan po yung shafting rod na yan. Lilinisin natin yan. So, bale, nalinis na natin yung shafting rod. Dito ay nilalagyan ko ng langis yung foam dito sa may bushing. Yan. Tapos, nilagyan din natin ng oil yung shafting rod sa harap at saka sa likod. Ayan. Tapos po niyan ay i-assemble na natin itong fan motor. Dito ay na-reassemble ko na ang fan motor. Tapos itong 1.7 microfarads, yan po ay papalitan natin ng bagong capacitor. Pero wala akong available na 1.7 microfarads. Kaya yung ipapalit ko dito ay 2 microfarads. So, ang gagawin natin dyan, yan po ay ihihinang natin. Dito ay inihinang ko na yung wire mula sa fan motor papunta doon sa capacitor. Yan, nag-fast forward tayo dito para hindi na masyadong humaba itong video. So, kunting ingat lang pag maghihinang, kunting ingat na hindi mapasok yung kamay. Yan, nilagyan ko rin yan ng string cable tube. Ito na, na-reassemble na natin itong wall fan na ating inaayos. Bali, ang ginawa natin, nag-bypass tayo ng thermal fuse. Tapos, nagpalit ng gearbox at nagpalit ng capacitor. Yan, naka-plug in sa power source. Turn on natin sa number 1. Lakas umikot. Yan. Sa number 2 at saka sa number 3. Okay naman. Yan naman po ay umiikot. So, hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe, mag-like at pag-share na rin itong video. Hanggang sa muli, maraming salamat po.